Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakilala ko po si Sir Paul nung wedding po nila. Kasi po ako yung kanilang wedding photographer. Pero yung edad doon namin hindi nagkakalayo. 46 po siya, ako 43. So, nandun pa ho ako sa kabilang studio noon na doon siya nagpapagawa ng pictures. Yun ang paborito niyang studio na pinagpapagawaan. Doon ako nagtatrabaho noon. So, yung magsa-start na sila sa wedding, nagtanong si Sir Paul sa ate ko na kung meron siyang kilalang photographer na pwede daw niya makasama. Eh, hindi makasagot yung ate ko dahil nandoon pa ako sa studio. So, dalit sabi, nag-resign ako doon, nalipat naman ako sa iba. Tinanong ko ulit ako ni Sir Paul, nandoon naman ako kay Patrick Uy. So, sabi niya, hindi ko kaya yan, mahal yun. So, nalipat na naman ako, nag-resign. Palibasa kasi, nag-freelance ako, napunta na naman ako, napako na naman ako sa isang studio na kami nga magkakasama ni Laras, nila Al, sa Glisas na. So, nakakasama naman nila, kasi video naman sila, nakakasama nila doon, pagka ano, yun refer niya na mga videographers taga Glisas, sorry, nandun din ako. So, mga 2 years ako doon, naisipan ko na mag-resign na. So, bago ako mag-resign, nag-text muna ako kay Sir Paul. Sabi ko, Sir, pwede ba ako rumakit sa'yo? Sabi niya, sige. Gusto mo Sabado. Chinek ko yung schedule namin. Nakita ko, yung makakasama pala namin videographer, makakasama ko sa opisina. Makikita ako. So, hindi pa ako nakakapag-resign noon. Baka imbis na magre-resign ako, tanggalin ako, hindi maganda yata. Kaya ang sabi ko, Sir, magre-resign muna ako bago ko pumunta sa'yo. So, nag-resign ako, ayun na, hanggang 2002, till now, magkasama kami. Lahat ng mga good memories, and pati minsan yung mga bad, na witness ko lahat. Yung bad, magkasama kami sa wedding, yun ang pinakamahal sigurong wedding ni Sir Paul, bukod kay sa wedding ni Sir Jason na may mas mahal. Yung natatanda ni Sir Jason, naiwan sila ng aeroplano, papunta kami Bohol, kami magkakasama noon. So, ito naman kay Sir, yung pinakamalaking gastos niya sa wedding kasi naka-aksidente kami. Papunta pa lang kami sa wedding. So, na witness namin yung kung nakita ko siya kung paano siya namutla. Namutla. Eh lahat, unti mo ako ni namutla. Namuti ako eh. So, sabi niya, eh nung time na yon pregnant si Ma'am Leslie nun kay Paolo. Sabi niya ganun, Edong, paano yan? Sabihin ko ba kay, sasabihin ko na ba kay, ano, kay Leslie? Sabi niya ganun. Sir, kako, wag muna. Kasi unang-una, pregnant si Ma'am, baka mamaya, ano mangyari? Papunta pa tayo ng wedding pala, huwag muna sabihin. So, yun, nakinig naman siya sa akin. Buti nga, nakikinig siya sa akin, miski minsan, sira ulo ko minsan. Kasi nga, ako yung pinaka, ano niya, joker niya sa wedding eh. Minsan, ako rin yung inuutusin niya para pagalitan yung mga kasama namin eh. Ganun siya eh. Kasi ayaw niya yung nung siya magsasalita kasi baka mamaya makapagsalita siya ng di maganda, mapaalis niya lang, tapos hindi na maipababalik ulit yung tao. Kaya sana minsan, naiintindihan din ng mga kasama namin na minsan, kaya nagagalit ako kasi ayaw ko magalit si Sir Paul sa kanila. Kasi ako unang pinagagalitan nun eh. Kaya pinadadaan muna sa akin yung sermon bago sa kanila. Kaya ako muna ang bugbog bago sila. So, ayun, till yung mga happy moments naman namin, nung yung first time namin nag-out of town,
kasama pa namin si Ma'am Leslie noon. Sa Boracay kami, so wedding. Sabi ni Sir Paul, bubukin kina kita, Sir. Sabi ni Sir, edong matulog ka na. Kasi malakas ang humili. Sabi ko, Sir, okay lang. Sanay naman ako, kako. Di maya-maya, siguro mga 2 minutes, narinig ko na humili. Lakas. Napalingon ako ganun. Sabi ko, oo nga, malakas nga sa isip-isip ko. Eh magkatabi lang, ang layo lang namin, ito lang. Yung bed ko, tapos yung bed nila ni Ma'am Leslie. So paano kaya ako makakatulog nito, kako? Maaga yung wedding namin. Ang ginawa ko na lang, nagtalukbong ako ng blanket. Ayun, nakatulog ako. And then, next morning, para siyempre, kulang sa tulog, napuyat. Medyo nangihina, gano'n. Parang lang. Pero nasanay na rin ako. Nasanay na din ako. Lahat ng ano kasi ako nagiging laruan ni Sir pagdating namin sa mga weddings. Ako nagiging laruan niya. Kasi hindi naman niya pwede iba yung laruin kasi yung iba, seryoso. Yung iba naman, parang siyempre, mababa naman yung ano. Baka mamaya magalit. Gano'n. Eh si Sir sanay na sa akin. Basta sa kulitan lang, sanay siya sa akin. So, alam kong malakas siyang humilik, Boracay na naman kami. Itong time na to, kasama namin si Ras. Bagong opera ako noon sa God Brother. So, sabi kong ganun, sabi niya, edong, tabi-tabi ulit tayo matulog. Sabi niya ganun. Dito ka sa gitna, tabi tayo. Ganun. Ako si Rayo ko, umorder ako ng panibagong ano, kutsyon, dito ako sa lapag. Ay, natulog na kami. Sabi ko, isip-isip ko, bahala ka, bahala ka. May alam mo kung mas matindi sa'yo, ako, sabi ko. Siguro mga 1 o'clock or 2 o'clock, nagising ako, may nagsisigaw. Pareho lang yan, pareho lang yan. Si Sir, ay magkaharap silang ganun, dumilat na ganun. Nakatingin kay Ras. Eh kasi yan, pagpagod, sisigaw. Nagsisigaw yan. Kaya kabisado ko na rin yan kasi yung pagka madaling araw ang coverage namin, doon ako natutulog sa kanila. Pareho pa kami binata noon, sa isang kwarto kami natutulog. Pagpagod yan, nagsisigaw yan. Misan niya, tumatayo pa yan. Pareho lang ganyan nun. Kaya alam ko na. So, kinabukasan, pasok si Sir sa ano, CR. Kami lumabas na. Nandun na kami sa terrace. Nagtatawa na na kami. Mamaya lumalabas si Sir. O ano? Ano Sir? Sabi ko siya, hindi ako tatabi sa inyo dahil mas matindi yung katabi mo eh. Yun ang mga ano niya. Lahat ng pinupuntahan ng, namin out of town. Ako ang kalaro niya lagi. Basta pinaglaro niya ako lagi. Basta sa tulugan na. Tabi tayo, tabi tayo. Miski ayoko, tabi tayo. Minsan, sa bus din. Nung galing kami ng Bicol, sabi niya, edong, tabi tayo. Dito tayo sa harap. Sige. Si Ellie at saka si Ras nasa likod. Siguro bandang gitna. Aba, bumabiyahe na kami. Siguro nasa mga Quezon na kami or lagpas na kami na mga Bicol na. Sabi ko, ba't nagtitingin lang kami? Kasi hindi pa nakakalayo na. Dito pa lang kami sa flyover sa Kubo, humihilik na eh. Sabi ko, Sir, humili. Dito pa lang tayo, sige. Didilat na naman yun. Hindi, hindi ako humihilik. Sabi ko, humihilik ka, malakas na ako. Pinipiti ko na gano'n. Eto na, yung bandang Bicol na kami, hindi na siya humihilik. Hindi ko na nadidinig. Kasi parehas na kami tulog, parehas na kami humihilik. Kaya, yan ang mga mamimiss ko kay Sir sa 10 years na magkasama kami. Miski sa wedding, sasabihin niya, Edong, turo mo kung anong gagawin natin sa paggagawa natin sa bride. O di ako naman, kukunin ko yung bouquet. Upo na ako sa bed, poporma na ako kung anong forma yan. Tapos sasabihin sa bride, yan, yan ang gagawin mo. Ang pangit tingnan, ano? Ang pangit tingnan, sabi niya. Pero pag sa'yo na yan, maganda na yan.
Basta ganun, mga memories na maaalala ko sa kanya. Tsaka si sir, hindi mahirap tulong, ano yan, hingi ng tulong. Kasi nung time nung naoperahan ako, si Godbrother, tinext ko lang yan si sir. Sabi ko, sir, nandito ako sa ospital. Kailangan ko sana sir sa inyo ng tulong. Kasi naubos na yung ano eh. Pero may apat na araw ako sa ospital eh. Hindi pa nakikita ko ng sakit ko. sabi ko, i-ano kita. Sabi nga ng doktor, ang tablet, gano'n? Ultrasound. Doon nakita. Doon nakita. Sabi ko, ultrasound mo. Hindi mo na ako buntis. Sabi mo. Doon nakita. Ngayon, inanuhan ako ng doktor na si mga 30 hinihingi sa akin. Sabi ko, wala akong pera na gano'n. So naisip ko, si sir ang tinext ko lang si sir. Hindi ako tinanggihan ni sir. Kahit na sa anong bagay, hindi ako tinanggihan ni sir. Kaya hindi ko maiiwan yan si sir. Kahit sa, naka-aksidente nga kami, inako ko yung kasalanan niya. Toto, inako ko yung kasalanan niya. Saan nagmamaneho nun? Eh, paano hindi ko aakuin? Ayoko paalisin ng pulis. Pinabalik niya ako kinabukasan eh. So, itong, ikaw muna bahala. Ikaw na bahala sa ano, kasi may pasok ako sa bangko. Sabi ko, sige sir. Eh, nagkahiwa-hiwalay na kami, alas 4 yata ng madaling araw. Sabi ko, sige sir, babalikan ko yan. So, hinahanap si sir. Sabi ko, yun ang gagawin ng tao. Pag pumunta rito, yun walang pambabaid sa inyo. Kasi yun ang binigay sa instruction. Magaling gumawa ng ano ito eh. Scripted eh. Eh, ayaw ko paalisin. Tsuhin. Kung anong gagawin ko eh, ayaw niyo kong paalisin. Eh, di, bablatter natin. O, sige ka, bablatter niyo. Eh, pagka hindi ka ako sinagot ni Sir Paul, eh, ako sasagot. Ako abulin niyo. Sabi ng gano'n. Sabi ng pulis, sira ulo ka ba? Hindi naman ako naka-aksidente ko. Eh, ayaw ko paalisin ng mga to eh. Sabi ng gano'n eh. Kaya, pinagalitan yung nagdidemanda. Pinagalitan ng pulis. Hindi po pwede yun. Pakawalan mo yan. Hindi naman yung nakasagasa eh. Kaya nga, sa bad and good, magkasama kami yan ni sir. Pati nga yung travel nila dito eh. Sabi ko, ganda raw ng mga picture. Ako yung nakahiga dyan. Ako yung nakahiga, nag-comment ako sa kanya. Ako yung nakahiga dyan, kumukuha ng picture para kita yung backdrop ng tower. Puro nga nakatalikod ang kuha ko eh. Sabi niya ganun. Di, nag-comment ako. Kaya kasi sir, kung sinama mo ako, hindi ka nakatalikod. Nakaharap ka, nakasmile ka pa. Sumagot naman, hayaan mo. Hayaan mo. Eh, paano yan sir eh? Hindi na matutuloy. Kaya hindi ako pwede sumama sa'yo sir. Ano na lang, sir? Hindi, ma! Makita naman tayo doon. Sa ngayon, sir, mauna ka muna. So, yun ang mga memories na masaya at malungkot na magkasama kami. Yun ang mamimiss ko sa kanya. Pagka nga nagagalit yan kila Eli, kila Daddy ni, kasalubong yung kilay niya, dikit na ganun yan eh. Sabi ko, sir, huwag ka masyadong pagdidikitin yung kilay mo, pangit tingnan. Kako yung wrinkles mo, ang taas niya, no? Tingnan mo, gandito yung wrinkles mo niya. Pagkakano. Kako huwag ganun, smile ka lang lagi. Miski makukulit yan. Kaya nga, pagka may mga mali yung mga kasama ko, inuunahan ko na. Ako na nagagalit sa kanila. Kasi ayokong siya magsasalita eh. Kasi pag siya nagsalita, minsan kasi baka hindi maano nung matake nung pinagsasabihan niya, magtampo. Pero siguro sa akin yung mga kasama ko nagtatampo rin. Pero wala akong magagawa. Pag hindi ko sa kanila ginawa yun, akong babanatan ni sir. Eh. Ako unang pagagalitan. Eh. Kaya yun, yung mga memories na yun na maaalala ko kay sir.
Kaya lang, daya ni sir, sabi ko, yung mga lakad niya, sama niya ako eh. Pero ngayon, yung lakad niya, ayoko nang sumama. Siya na muna. Sir, siguro, balang araw, magkita tayo. Di naman lahat ng panahon, nandito tayo. Magkakasama ulit tayo. At siguro, kung mabubuhay din ako, mabubuhay ka pa ulit. Siguro, partners pa rin tayo sa wedding. Siguro, sa heaven na lang tayo. Kung magkikita man tayo sa heaven, kung sa heaven ako pupunta, siguro, doon na lang tayo ulit magtayo ng studio or tayo doon tayong kumuha ng mga coverage. Yan lang po. Maraming salamat.